Hello, hello! Good day po sa inyong lahat. Magandang araw po. So, may nagtanong po sa akin, Ma'am, kung hindi kayo kumakain ng rice, hindi kayo kumakain ng kamote, hindi kayo kumakain ng bread, ano na lang po ang kinakain nyo, Ma'am? Sabi nang ganun. So, ngayon pong araw na ito, sasagutin po natin yan. At bago po natin sagutin, Bible verse po tayo ngayong araw. Okay, ayan. So, Genesis 1:7, so, God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. Okay. So, shout out po sa aking mga subscribers. Salamat po at naging mas marami na ng kaunti ang ating subscriber. Salamat po at kayo napilitan. Hindi naman po. Salamat po at sana ay ako'y may nai-impart na kaunti sa inyo po. May natututunan po kayo. Sa araw na ito, ano na nga ba ang kinakain ko? Ayan. Avocado. Ayan. Mga sample. Ayan. Chicharon. So, punta po tayo sa food list natin. Ano po ba yung safe na kainin natin para mag hindi tayo masyadong mataas yung sugar na nakakain natin? Kasi po, pag laging may matamis or mataas sa carbohydrates, pwede pong magtuturn into glucose. It's laging ganun po ng ganun, mataas. Pwede pong mag-lead into illness like diabetes. Po. At alam naman po natin na maraming pwede pong maging komplikasyon ang diabetes. Marami siyang sinisira. Katulad po ng ating mga paningin, ang ating kidney. Okay, pwede po nilang masira kung masyadong hindi po nakokontrol ang ating diabetes. So, eto na po yung ating list. Ayan. So, gumawa po ako. Ilalagay ko po sa link sa baba. At ipopost ko rin po dito sa aking video. So, ang pinaka kinakain ko po, ayan. Lahat po ng meat except lang po yung karne po ng aso. Ayan. Yung pork, chicken, lamb, turkey, eggs, carabao, goat, mutton, shibalin, other legal animal meats, legal. Okay, liver, organ meats. Okay, punta naman po tayo sa vegetables. So, lahat po ng all green leafy vegetables, pwede po. Eggplant, cucumbers, peppers, asparagus, cauliflower, broccoli, cabbage, petchay, lettuce, malunggay, spinach, kangkong, spring onions, radishes, and mushrooms. Yung mga ito po, hindi po siya mamahalin. Yung malunggay, andyan lang sa ating tabi-tabi, sa madali pa siyang itanim. Yung petchay, pwede rin po tayong magtanim sa ating bakunan. Okay, yung cabbage po, pag may panahon na murang-mura po siya. So, wala pong dahilan para hindi tayo maging healthy. Kahit na nagtaasan po ang mga bilihin ngayon, pwede naman po tayong magtanim. Di po ba? So, yun po yung mga vegetables. Punta po tayo sa oil and fats. Di ba? Kailangan natin ng fats. So, ito po. Coconut oil. Okay? Olive oil. Ghee, lard, tallow, fish oil, and grass-fed butter. Okay?
Pero mag-limit po tayo sa omega-6. Okay? Ito po, ni-research ko din po. Meron din po akong pina-follow na doktor na legit din po siya. Talagang nakita ko po yung effect din sa kanya. Ito. So, seafood, omega, dapat ma-high in omega-3. Okay. Crustaceans, shells, okay, seaweeds, oysters, shetrite, okay, konjac noodles, okay. Siguro po may time na magpakita tayo ng mga pictures ng mga ito. Kung hindi po kayo familiar kung ano yun. So, sa low-carb fruits po, so, pwede rin, may mga ilang fruits, ayan. Katulad na nga ng seasonal avocado. Okay. Berries po. Kasi yung berries po, halos walang tamis yun. Strawberry kasama dyan. Okay. Basta may berries sa huli. Ano? Mature coconut meat. So, pwede pala yung coconut meat. Pero yung matured po ah. Hindi po yung buko. Okay. Tomato, kamatis, mura lang minsan po yan. Okay. Tsaka, lagi naman pong available sa ating pong market. Ano pa? Olives, lemon. Oh, diba? Napaka-low siya sa carbohydrates. Kalamansi, pwede rin po tayo magtanim ng kalamansi. Diba? Napaka-healthy po ng mga ito. So, punta po tayo sa seeds, ma'am. Mahilig ako sa nuts and seeds. So, ito po. Almonds, pecan, walnut, macadamia, Brazil, pine nuts, sunflower seeds. Mura lang po ito. Pumpkin seeds, no? Ibig sabihin ng pumpkin yung kalabasa seeds. Okay? And other six, mga 2 to 3 times a week po. So, pwede po yun. Spices, cinnamon. Peppers, paprika, hindi po paprika ng damit, ah. Paprika, makikita po kayo pag nag-grocery kayo doon, nakalagay paprika, para siyang kulay orange, yellow-orange, kaya minsan po, pakita natin yung picture. Nutmeg, chili mga chili powders, and others are okay, provided po, they are not contain sugar and processed oils. Okay po? So, punta po tayo sa salt. Na ano ba yung salt na pwede? Himalayan salt, natural sea, table salt, rock salt. Yan. So, punta tayo sa vinegar. Ano ang pwede natin gamitin vinegar? Okay, coconut. Gawa po tayo minsan yan. Paano ba gawin yung coconut? Sa amin po, sa province namin, ang aming vinegar talaga is coconut. Kasi marami po sa amin ng mga coconut trees. Yun ang product. Shout out pa sa mga taga Marindu. Okay, hello sa mga kakilala ko dyan, klasiko, may manonood sa akin, mga taga rin sa amin. At minsan gawa po tayo. Oo. Napaka-natural ng vinegar na yan. Sugar cane, apple cider. Medyo mahal lang kaunti, pero yung ilan namang ml po, matagal na rin gamitin. Red wine, rice vinegar. So, pwede po mga yun. So, ma'am, paano yan? Pag gagawa po ako ng pancake or mga cakes para sa aking anak. Ayan. So, meron po tayong flour alternative. Okay. Katulad ng almond flour. So, made in almond siya. Yung oat fiber. Oh, pwede po yun. Paminsan-minsan po. Hindi ko sinabing araw-araw. Kasi mataas din yan sa carbo pag lagi po. With vital lutein. So, yun po. Other baking needs, pwede po yung flaxseed powder, chia seeds, ganyan. Nakakatulong siya kaysa ating
lose weight din. Other drinks. Okay. Ako po, personally, nagkakape rin po ako. Pero sabi ko nga po sa nakaraang kong mga video, wala pong sugar at wala rin creamer. So, pwede po ang coffee. Okay. Tea or cocoa. Kasi hindi naman po yun masyadong matamis. At basta po yung pure. Walang halong kung ano-ano na inilagay na. Alam nyo siyang walang ibang nilagay na kung ano-ano dinagdagan ng sugar. Water with zest, lemon. Yung zest po niya, yung balat. So, lagyan natin yung tubig natin ng konting zest ng lemon. Okay. Cucumber. Mint. Ito yung pwede nating mga drinks naman. Instead na soft drinks, instead na kung ano-ano po dyan na instant na nabibili po natin. Ito po yun. Pwede nating mga drinks. Mint. Lagyan natin ng peppermint. Leaves. Okay. Almond milk. Ayan. So, sa others, sesame seeds, yung baking soda, baking powder, cream of tartar. Pero, minimal in use po. Okay? Minimal in use. So, ayan po. Yun po yung safe sa ating list. So, punta po tayo dun sa caution list. Okay. Ito po yung tama lang. Okay. Take with caution, limit to only one serving a day. One serving a day. Carbohydrates intake should be 20 to 50 gram per day. Zero calorie sweeteners can trigger sugar addiction. So, kasi po, pag sinimulan po natin na kumain na ng medyo matamis, medyo bumaba na yung weight natin, unti-unti na tayong kumakain ng mga medyo matamis na. Hindi naman sobrang matamis, pero medyo matamis na siya. Pwede po tayo maging addict ulit doon sa sugar. So, dapat ito, at least one serving lang a day. Kung talagang hindi po paninyo maiwasan. Tapos, ang alcoholic drinks po kasi, can lead to fatty liver. Tapos yung mga processed meats po, hydrogenated oils and soy products can be inflammatory when taken in excess. Meaning, pag sobra po, pwede po mag-inflame po yung ating magkaroon ng inflammatory. Okay po. So, ito po yung mga with insulin effect. Meaning, yung nakaraang kong video, di ba? Mag-uutos insulin, ayan, tataas siya. Ito po yun, yung fruits po. Majority of the fruits, including most citrus and banana. Mapapansin niyo po, matamis ang banana. Meaning, mataas ang kanyang, pwede pong magkaroon ng insulin effect yun. Ayan nga po, sabi, limit in one serving a day. Okay. Okay, sa root crops po, ay ma'am, kasi paborito ko yung kamote, yan. Alam niyo po noon, nagda-diet ako. Ang ipinalit ko sa kanin ay kamote, kamoting kahoy, yan. Kahit di mo ako pakainin ng kanin, okay. Pero, ito po pala ay mayaman din sa carbohydrates. At magta-turn into glucose din yung mga nakakain niya. So, mataas din po siya. So, ito po yun. Carrots. Potato. Sweet potato. Taro. Ube. Squash. Pumpkin. Peanuts. Beans. So, ito po ay may insulin effect kung nasosobrahan po natin. Ito naman, with a natural cravings, may inflammatory effect. Meron pa po sa grains, ito, oats, wheat, corn, rice,
Ibig sabihin po, pati yung corn, dapat ilimit nyo po. Pati yung wheat. Dati po, paborito ko yung wheat na bread. Kasi, mayaman sa fiber. Tsaka, hindi ka magkoconstipate. Pero, dapat po, limit na po ito. With the natural cravings, processed meats po, may inflammatory effect kasi po ito. Bacon, chorizo, ham, salami, pepperoni, tocino, canned meat and canned fish and meat products. So, ito yung may mga inflammatory effect. Processed cheese and dairies, regular butter, most milk, soft and hard cheeses, heavy cream. Oh, ayan po. Limit talaga siya. Kahit dahil kung hindi po, magiging babalik kayo sa dati, magkikrig kayo ulit. Condiments at saka, yun nga po, may insulin effect siya. Tapos, magkakaroon pa ng inflammatory effects. So, condiments. Mayo. Diba tayo magkakain tayo sa fast food? Ayan. Mayo, ketchup, sauce, sauces, dips, vanilla syrup, fruit syrup. Masarap mga yan. Matatamis pa. Pero, may effect po siya. Kaya, bago tayo mag-dip, isipin muna po natin yung ating kinakain. Tama ba? Okay. Condiments, flavor. Ayan po, yung mga dips. Zero calorie, zero carb sweeteners and drinks. Ay ma'am, paano po yung mga zero calories, zero sugar, ganyan. Ito, allulose, stevia, moon fruit, zero colas, artificial drinks, keto, low carb desserts, aspartame and sucralose, etc. Nya po, one serving. Konting-konti lang siguro po. Soy product, soy sauce, tofu, soy milk. Yun po, hindi po dapat in excess. So, stress, weight, loss, fat burning, toxic to liver, alcoholic drinks, wine, vodka, rum, and whiskey. Okay po. Ayan. So, yun po yung ating pwedeng kainin pero napaka-limit po. Okay, one serving a day. Tapos, eto na po, danger. Okay. Nasa danger list tayo ng food. Eto must be avoided as much as you can. Hanggang kaya mo, iwasan mo siya. Ultra processed foods. Ito po, laging nakita naman natin sa social media, yung mga processed foods, hindi siya advisable. So, kasama po pala ngayon ko lang din nalaman na kasama sa ultra processed foods ang pastries, pasta, chips, desserts, cakes, ice creams, candies, breads, baked products, french fries, corn, potato chips. So, yan po ay mga processed foods. Meaning, hindi po siya natural na, diba, katulad ng natural na bunga ng avocado. Yun mga ginawa na ito, yun ang meaning ng process. Ginawa na. Katulad ng potato chips. May mga pinagdaanan niya bago maging chips. Kaya processed food ang tawag. Katulad ng french fries. Oh, na-process na bago siya naging french fries. Okay? Sugar, brown, coco sugar, agave, honey, corn syrup. Processed oils and condiments. Canola, sunflower, hydrogenated vegetable, margarine, shortening. Worst drinks. Sodas, fruit juice, beer, milk tea, canned drinks. Remember, milk tea, uso ngayon.
So, ito po ay ilalagay ko rin po sa link. So, ito po mga ito ay nakaka-trigger ng ating insulin at nakaka-implant po. So, malaki po yung effect niya sa ating katawan. So, ito mga ito po, as much as maaari po, huwag na po nating kainin yung mga natural na lang. Katulad ng nabanggit ko, malunggay, mga natural na nandito sa ating safe list. So, sana po ay meron po kayong natutunan or may nalaman kayo dito sa aking munting video. At ako po ay nagpapasalamat sa nagtitiwala po sa akin sa mga nanonood. Thank you so much po sa inyo. Nawa, lalo ko pa pong ayusin ang aking research. Mag-aaral pa po akong mabuti. Research ko mabuti. Para po, mayroon po akong mai-impart, mai-share po sa inyo ng maayos po. Hindi yung dahil gusto ko lang may video, gusto ko lang na ganito. So, thank you po for watching. And God bless. And see you po ulit sa my next video. Please subscribe and like kung pwede i-share nyo rin. At least po yung iba, malaman din po nila kung gusto nilang maging healthy din ang kanilang lifestyle. Bye!